The sun shines, okay? Sa mga bago po natin, we would like to welcome you here in our training, special training online franchise group. And every Wednesday is my schedule. My time is at 8 p.m. to 9. At bakit po tayo nandito? Nandito po kami para turuan at tulungan kayo kung paano maging magaling. Why do people fail in this business? Sir Rene, I'm glad you are here. Hello! Oo, yan po ang talagang the unlocker from Dubai, Abu Dhabi, tsaka Qatar. Iba ka, Sir Rene, namimiss kita. Panahon na po ito nung bumiyahay ako dyan. I was like 1 month overseas. Oo, makikinig po kayo dyan kay Sir Rene. Yan po ang tunay na the best. Ang raming tinuturuan, ang raming tinutulungan, ang raming ginagawang maging magaling, ha? Grabe, naging magaling ako dyan. He unlocked the best. Oo, si Sir Rene Aizon. Yan, only in UAE. Oo. Now, sa mga nakikinig po, again, no, why are we here? No, bakit? Para maintindihan nyo na pag sumali kayo, hindi po ito nagtatapos sa pagsali lang. Oo. We did not recruit you. Actually, we want to bring the best out in you. Because sa mga orientations pong napakinggan nyo, we only give you the tip of the iceberg. Hindi po ito pagsali, tapos na. Ito pagsali, simula pa lang. Now, but why do people still fail in this business? There are two reasons why people fail. Una, gusto mo naman to, sino ba namang ayaw? O, ang problema, hindi mo nga alam. Bakit? Hindi mo linya. First time mo, hindi ka tinuruan, hindi ka inalagaan. No, marami ka pang naririnig na mga mali o hindi alam. No, at huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi. Kasi sabi nga, ang maniwala sa mga sabi-sabi, eh walang bait sa sarili. Makinig ka sa nag-invite sa'yo o makinig ka sa mga team leader, sa mga mentor, sa mga coaches para tama ang ituturo sa'yo. Tandaan mo, pag tama ang kaalaman mo, tama ang galawan mo, tama ang resulta mo, magiging tama ang pakiramdam mo. Bakit mali ang resulta mo? Kasi mali ang galawan mo o mali ang isip mo, kaya dapat itama. Dapat makinig. Oo. Una, kasi wala kang alam. Ibig sabihin, hindi mo naman linya, kailangan aralin. Give it the benefit of the doubt. Oo. Alamin mo muna, aralin mo, makinig ka muna. Number two, meron ka kasing baka maling ginagawa. Pag mali ang ginawa, mali ang resulta. Oo, yung iba nagki-quit agad. Yung iba, parang feeling alam nila. Ang basehan po ng pagiging magaling eh resulta. So, why are we here? Because we are here to teach you, to guide you, to bring the best out in you. Na ang pagyaman po sa ganitong negosyo eh hindi biglaan. Oo, ito po eh long term. This is never a get rich quick. It's a get rich sure. If you follow the system and give yourself at least 1 year. Bakit? No? Doing the business of the 7 JC mga shop links po natin, plus the supplement and also the ating copper mask and the ninja ion at yung mga products po natin, actually 20% pa lang yan. Baka hindi nyo po alam, marami pang pwedeng pagkakitaan. Kaya alamin nyo, aralin nyo, makinig po kayo. Oo, alam nyo yun, dito po talaga long term ito. Alam nyo po ba ang JC, parang McDonald's yan. That McDonald's did not only make money by selling hamburgers, but they made money by selling franchise. Kaya ito po, para franchise naman talaga. Kaya nga JC online franchising. Pero it is more of people franchising. Oo, ang negosyo natin ng tao. Kasi when you take care of the people shall take care of our business. Oo, kaya ako ang suggest ko, makinig ka muna. Kung meron kang tanong, isulat mo. Isulat mo, sasagutin ko yung tanong mapagkatapos ng presentation. Oo, o kaya you can ask your team leader, no? Pero dito po, tuloy-tuloy po ito, tuloy-tuloy po ito. Whatever you will learn now, give yourself at least 1 year, no? At araw-araw, because success is a daily habit. A little background, though, I'm not new in this business. I'm 24 years. I joined 21 companies already, and I'm an author for books, no? This is my latest. Ito po yung akin. My daily best book planner. Tinuturuan natin ng tao paano maging magaling. Kaya best coach, because I have my best book. It means bringing excellence and superior trait in you. No, we teach leadership. Kasi iba yung leader sa salita, iba yung leader sa responsibilities, iba rin yung leader sa resulta. My third book is entitled It's All About Your Dreams. I teach people on how to achieve your dreams. Ang bottom line, achieving your pangarap. Oo, kaya kung may pangarap ka, dapat nakikinig ka. Kung wala ka namang pangarap, ay huwag ka nang makinig, baka mapagod ka lang. Oo, kasi pwede ka naman talagang kumita, madaling kumita rito. Pero iba yung kumikita, iba yung yumayaman.
Ngayon, paano ba yumaman sa JC? Oo, meron ako mga slides dito para matutunan mo at mapakinggan mo. Ayan. Oh, iba ka talaga, Sir Justin, ha? Na-miss kita. Pakinggan nyo po ang pinakamalupit po. Ang Team JC, ang founder. Siyempre, original top one, Sir Justin Chan. Idol ko yan. Napakabait, napaka-humble. Oo, tapos nakikinig po yan. Oo, coach, ha? Team Justin, na-miss na kita, ha? Minsan, kwentuhan tayo at magkita ulit tayo. Ano mo naman ako? Maghuntahan ulit tayo. Kapi-kapi lang. Kapi ng panggabi. Okay. Now, how do we earn the million in JC? Paano ba kumita ng million dito? Meron po akong papakita ang mga slides. No? I hope you can see it well. Panoorin po ninyo. I want you all to see this. Paano ba kumita ng million sa ganitong negosyo? Panoorin po natin. Tuturuan ko kayo kung paano kumita ng malaki. Oo, ito po yan. Oo, mag-ano tayo. Share screen, guys. Share screen. Now, please watch this. Now, how do we earn a million in this organization, in JC? Ang maganda po, ang topic po natin, you know, na-motivate ako, Sir Justin, pag ikaw ang nandyan. Siyempre, the best guy. Pag laki ko, gagayahin kita. Oo, ayan, ha? Sige, Sir Joss, usap tayo. Now, my topic would be the greatest of humility. Ang ganda ng topic, lalo na yung si Sir Justin. Napaka-humble niyan. No, bless the people who are humble. Now, in any way, paano ba kumita ng million? Yayaman ba talaga tayo sa JC? May patutunguhan ba tayo? Does it end up on just selling Shomai and Chopaw? No, actually, no. Wala po yun. It's just the start of something big. No, simula pa lang po yan. Pero how do we earn the million in JC? Una, of course, be an online franchisee. Kailangan sumali ka, kailangan ma-enjoy mo. At being an online franchisee, napakarami mong benefit. You enjoy the 7 shop links, you enjoy the link of JC, you enjoy the link of yung atin pong copper mask, no? Meron pang 2.0 na bagong launch. Tapos ma-enjoy mo yung link, no? Selling also yung atin pong mga yung Ninja Ion product. Tapos may freebie ka pa, may training ka pa. Grabe talaga. Pero, iba pa yon, bonus na lang yon. Pero, paano ba talaga yumaman? Dito po, no, parang ano po, McDonald's, we do not only make money by selling hamburgers, we make money by selling franchise. No, ibig sabihin, we build an organization. We build an international organization. Walang tigilan, walang pigilan, walang limitahan. And the simple system is just invite and teach. Eh, paano pag first time ako, bago lang ako, hindi ko linya to, mahihiyain ako. No, let me share you, no, the potential at minimum effort that what is at the least, no, in 1 year on the first month, nakadalawa ka lang. Busy, mahihiyain, hindi mo linya. Dalawa sa isang buwan. Ang tawag po dyan, sobrang tamad, sobrang mahihiyain. Dalawa isang buwan eh. You can do it 2 people a month, you can do it 2 people a week, you can do it 2 people a day. Iba pa yung direct referral income mo. But in our matching income, you get a left and a right, you call this one match or one pair, you earn 1.5. Bonus na lang po yan. Bonus lang yan. Tsaka ito po, optional ha. Kung ayaw nyong gawin, okay lang. Pero kung gusto nyong yumaman, gawin mo to, makinig ka kasi nga may sistema. Now, duplicating the system, teach the 2 to get another 2. No, that's 2 times 2 is 4. Oo, times 1.5, that's 2 pairs, times 1.5, your earning will be 3,000. At yung dalawang kasama mo, tag 1.5, 1.5, o yan. May kita na rin sila. Pero yan po, parehong tamad. Barkada kayo ng tamad kasi everybody doing 2 people a month. It's done. Tapos turuan, tulungan mo na lang. On the third month, you accumulate 4 pairs. Ang tawag dyan, indirect match na yan. No? Leverage na yan. Hindi na ikaw yan. 4 pairs, 4 match times 1.5, you earn 6,000. Fourth month, 8 pairs times 1.5, you earn 12,000. Fifth month, 16 pairs times 1.5, you earn 24,000. Ang cheque po, no, it comes on a Monday. No, ikiklik mo last Monday. Pagdating ng Tuesday, noon, lalabas na. Pag clinic mo yan ng Tuesday, Wednesday, on Friday, you get your check. You either get the check or you want it deposit in your bank account. Pwede po yan. Okay? Now, 6th month times 2, assuming sila times 2 rin. That's 32 pairs. Hello, Sir Rodrigo. No, Bag-aw, mga taga Dubai po natin yan. Tsaka si Sir Jaime. Hello. O yan, makikinig lang po kayo dyan. Now, at 6th month, assuming times 2 rin, puro tamad. At parang buy and refer lang the idea. 32 pairs times 1.5, you earn 48,000. Alam nyo po, sa Pilipinas, ang empleyado after 6 months, sibak na.
dito, no, pag kumikita ka ng ganyan, after 6 months, sibakin mo na yung boss mo. Why will we employ if we can start our own business? Alam niyo, I remember what my mentor Chinkita, 1996, the first thing he told me. Bakit daw mas mayaman ang mga Chinese kesa sa Pilipino? Kasi ang turo ng Pilipino sa anak, no? Anak, mag-aral ka mabuti para paglaki mo meron kang trabaho. Ang Chinese daw kaya mayaman ang turo sa anak. Anak, ikaw aral buti, laki mo, meron ka business. Paki-type nga po diyan kung nakikinig ka. Paki-type mo diyan, business ito. Hello, Miss Ma'am Glorina. O, lagay mo diyan, business ito. On the 7th month times 2, 64 pairs, assuming puro tamad pa yan, puro mahihain. 64 pairs times 1.5, ikaw, you're earning 96,000. Hindi mo kikitain sa employment yan. Dito, normal lang yan. Normal lang yan, mababa pa yan. At lahat ng kasama mo, kumikita rin yan. Hello, Miss Rachel Baksal. On the 8th month times 228 match, times 1.5, you're earning 192,000. Isang taon ng sahod ng empleyado yan. Ikaw, isang buwan lang, tamad, mahihain ka pa niyan. On the 9th month times 2,256 pairs, okay, you earn times 1.5, 384,000. Alam mo ba, kinikita niya ng isang Jollibee franchise na nagsimula ng 30 million, iba pa yung overhead, iba pa yung maintenance, iba pa yung empleyado. Dito, puro papasok, wala kang maintenance, wala kang binabayarang office, empleyado, inventory, maintenance, walang OPEX, grabe, puro papasok. Ha? Kaya talagang you have nothing to lose but everything to gain. On the 10th month times 2, 512. The maximum income that one account or one online franchise can earn is 10 pairs, that's 15,000 a day, up to 450,000 a month. Isang package yan. If you buy more, you make more money. On the 11th month, that becomes a residual income dahil hindi naman sila titigil. Puro tamad pa yan. E paano kung masipag pa yan? Paano kung mababait at magagaling pa yan? Oo. So, syempre, mas malaki pa yan. But again, because you have one account, you earn 450,000. On the 12th month, another 450,000. Alam nyo po, maganda dyan, ang tawag po dyan, passive income. Yan yung kahit natutulog ka, may kinikita ka. Pag active income, kikita ka lang pag nagtatrabaho ka. Pag hindi ka nagtatrabaho, wala kang kita. Dito, pag na-build mo na, ay naku po, grabe. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Araw-araw, maximum of 15,000 a day. No? In 30 days, that's 450,000 a month. 1 year lang po ito on a conservative computation. Ang accumulated income mo is 2.1 million. Iba pa yung nagbebenta ka ng siomay, siopaw, no, ng copper. Iba pa yun. Bonus na lang yun. Bonus. Ito, building organization. In 1 year, that's 2.1 million. Sobrang laki. Divided by 12, it's like averaging 175,000 monthly income for you. Ito, good news. What if we buy more packages? You make more money. I started 7 packages. Now, I have 15. Simple biblical principle. Mas marami ang tinatanim. Mas marami ang aanihin. Now, what if we do it every week or every day? Naku, mas malaki kikitain mo. Kung araw-araw ka, no, sobrang laki. Kasi tandaan mo, sa employment mo nga, bawal late, bawal absent, araw-araw. 8 oras, magkano lang kinikita mo? Minimum. Pag absent ka pa, wala ka sahod. Tapos yung boss mo, syempre, kumakat pa sa'yo. Kasi, syempre, kaya ka nga sinisweldoan. Binibili niya yung oras mo. Eh, dito, imagine mo nga, kahit 1 hour a day lang. In 30 days, that's 30 hours, no? Ganon karami, ganon lang ang nilalagay mo. Pero mas maraming tao ang mai-invite mo, mapapasali mo. So, paano pag araw-araw, mas malaki ang kikitain mo, mas paano pag mas maraming tao ang pinapasali mo. Ako po, in 1 year, in 3 months, I have signed up more than 30 directs. I think it's like almost 40 directs already. Bakit? Ang raming taong gustong kumita, bakit mo lilimitahan? Alam mo yun, Philippine population is like 110 million population. Iba pa yung buong mundo, billion na po yan. No? Grabe, grabe talaga. Sobrang dami ng tao. Lalo na ngayon, na-open po ang international market natin. Sobra. No? So I'm talking on a conservative computation. Oh, and I'm only talking for a year. Oo. So, ganyan kalaki. Tanong, nangyayari? Opo, nangyayari. Si Boss Justin Chan, number one yan. The best yan. At maraming kumikita ng malaki. Ito po, 2.1 million in a year. Meron pong kumikita ng 2.1 million a month. Meron. If it can happen to them, it can happen to you. Pero, ito malungkot. Ha? Listen, take note. Maraming tao kasi na unang excitement. Sabi nila, grabe, yayaman ako sa JC. Kaya lang, after 2 months, 3 months, hindi niya kinita yung expected na income.
ha, medyo parang bakit ganun? Akala ko madali, akala ko automatic kikita na ako. Hindi pala. Sabi ko na nga ba, hindi ko linya. Sabi ko na nga ba, na-scam ako, naloko ako. Alam mo yun, na-hype lang ako. Hindi. Ha, hindi. Mali. Hindi mo lang inaral. Marami kasing tao na uuna ang excitement. Pero tanungin mo, they don't even know how to explain it. They don't even know who the company, the product, the marketing plan, and the super... They do not even know much about the business. Mali, kapatid. O, ano yung point ko? Hindi lahat ng sumali ay yaman. Iba yung sumali, iba yung natuto. No? Kaya nga lagi kong ine-emphasize, makinig. Sa school, nag-aaral ka 16 na taon. 16 years. Nagbayad ka ng tuition, pinasukan araw-araw at ipinasa. 16 years, tanong, kumita ka ba? Hindi, natuto ka lang. At kikita ka lang pag nagtrabaho ka. Oo. Tapos dito, gusto mo 1 year pa lang, yayaman ka na. Mali, sa pag-aaral mo nga, hindi ka nga nagalit, hindi ka kumita, 16 na taon. Tapos dito, 1 buwan lang, hindi ka kumikita, galit na galit ka na. Kapatid, mali. Alam yon, mali. You need to learn before you earn. Kailangan matuto bago kumita. Kaya nga po, emphasize ko, this is never a get rich. It's not a get rich quick program. It's a get rich sure. If you follow the system and give yourself at least 1 year. Ha? Pakisulat mo dyan, kapatid, at least 1 year. At least 1 year. So, hindi lahat yayaman. Ha? Paano ba yumaman dito? May requirement din. Oo, una, para magsimula, number one, kailangan mag-subscribe ka muna. You know, you buy your package. Be an online franchisee. Sumali ka. Oo, sumali ka na. Maging online franchisee. Sulat mo dyan. Baka may mga bago pa. Hello, Miss Betty. O, lagay mo dyan. Be an online franchisee. Oo, sulat mo dyan. Number two, follow the road to millions path. Aralin mo, makinig ka. Oo, attend on training from online franchise group. At yung mga iba't ibang training, training ng mga team leader mo, no, mga Zoom, mga meet and greet, yung mga meeting nyo, attendan mo lahat yan, aralin mo. You need to learn before you earn. Kailangan matuto para kumita. Number three, you have to build organization. Then we train them. Oo, eto po ay unti-unti. Number four, you have to duplicate the system. Bakit? Franchising po ito ay paulit-ulit. Kopyahan lang. Follow the effective system. Gawin mo para matuto ka, para alam mo, gawin mo, ituro mo. Ulitin ko ha, alam mo, gawin mo, ituro mo. Oo, kasi yun yung sistema. Kaya nga, hindi po ito get rich quick. May requirements para sa pagyaman. Oo, oo. So, kay dito, kung gusto mong yumaman, makinig ka. Ano yung requirements? Ang requirements, you have to be, una, faithful. Ano yung faithful? Pag sinabi, ginagawa. Maraming tao sabi nila, JC, alam ko niyan. Shomai King, alam ko niyan. Tanungin mo, online franchisee ka, diba? Hindi pa. Hindi mo alam. Oo, iba yung alam, iba yung sumali. Sumali ka. Oo, be an online franchisee. Be an online franchisee. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Number two, you have to use and share the product. Gumamit ka. Dapat nakakain ka na ng ano, nung sisig natin. Dapat nakakain ka ng chicken ng mangbok. Sobrang sarap. Oo, tapos dapat gumagamit ka ng mga health and beauty products. Sabi mo kasi nakakapayat, hindi ka naman payat. Sabi mo nakakaputi, hindi ka naman maputi. Oo, kung feeling mo ikaw yon, ikaw nga yon. Oo, tignan mo ako. Oo, I'm 47 years old. Hindi ko po tinatago ang aking edad. I am 47. Mukha bang 47? Hindi, mukhang 46 and a half. Oo, hindi kapatid. 10 years ago, mas mukha ako matanda. Sa ganitong negosyo po, nakakabata. Nakakabata po. Kasi bakit? Number one, ang mga ginagamit mo, mga health and beauty products. O pangalawa, syempre yumayaman ka, nakakain, nabibili mo gusto mo. Pangatlo, nawawala stress mo. After 2 years po, sanggol na po ako. Kaya babata ka. O babata ka rito, kapatid. Ha? Kaya kailangan gumamit ka. Number three, you need to make money. Kailangan kumita ka. Paano maniniwala ang ibang tao hanggang ngayon may utang ka sa kanila? Paano sila maniniwala? Hanggang ngayon, hindi nagbabago buhay mo. Kailangan nakikita nila, nagbabago ang buhay mo, kumikita ka. Parang employment rin yan, hindi ka naman sasahod pag hindi ka nagtatrabaho. Dito, huwag kang umasa nakikita ka kung hindi ka nagtatrabaho. Pag wala kang tinanim, wala kang aanihin. More than money, you have to put in effort, you have to put in time. Tandaan mo, may formula yan eh. Oo, kailangan trabawin mo para kumita ka. You need to make money para maniwala sila. Yes, Miss Angela. Salamat po. Okay, thank you, Ma'am Angela. Kayo din po, ang ganda-ganda po ninyo. Now, number four, you have to attend training.
kailangan makikinig ka. Iba yung sumali, iba yung natuto. Oo. Pangalawa, lalagyan mo ng oras. Maraming tao yan ang problema. Wala kasi akong time. Exactly the reason why you have to do it. Ah, thank you, Ma'am Faye. Oo, ayan. Nakikinig po ako, nanonood ako. Bakit mo dapat gawin to para magkaroon ng time? Bakit? Sige, wag mong gawin to. Alam mo ba, yung kikitain mo sa employment ng 10 years, dito 1 to 2 years lang kikitain mo na. Bakit? Kasi nga, leverage. Did you know that Paul Getty says, I would rather have 1% of 100 rather than 100% of my own. Siyempre, kasi nga, leveraging ito. Yun ang lamang dito. Kaya nga po, did you know that I learned this business 24 years ago? I fired my boss. Why will I employ if I can be the boss and enjoy my time freedom? O, biruin mo, mas mabilis kumita. Kasi nga, dumadami kayo. So, hindi iisang nagtatrabaho sa'yo. Hindi active income. Passive na kahit natutulog ka na, may kumikita sa'yo. Pero, lagyan mo muna ng oras ngayon. Ha? Yung tinanim mo ngayon, aanihin mo bukas. Hindi po ito munggo na pag tinanim mo tubo agad. Mangga po ito, medyo matagal. Pero pag namunga, tuloy-tuloy. Pero grabe naman, matagal na ba yung isang taon para kumita ng milyon? Hindi po, kapatid. Ito ang pinaka mabilis no, sa lahat ng matagal. At ito pong pinaka matagal sa pinaka mabilis. Ibig ko sabihin, talaga, mabilis pa rin. We make millionaires every year. Ako po, no, I'm making my million in 2 to 3 months. O, ayan ha, yayaman ka sa JC. Now, T, kailangan po nakikinig. Why? Hello, Sir Jim Miranda. I miss you, Sir Jim. Ikaw po the best. Hello, Miss Ange. Hello, Miss Ange. Hello, Miss Sally. Hello, Miss Yoli. Hello, Ma'am Kat. Oo, Ma'am Kat, hello. Kailangan po nakikinig. Why? Kasi this business is 20% selling and 80% building organization. Again, it's like franchising. Tawag lang people franchise. McDonald's do not make money by selling hamburgers. They make money by selling franchise. Ito matindi. Ito pinakamura. Eh, si McDo 30 million, ikaw 15,888. Ito matindi. Si McDo ang mahal, ang hirap, ang RAM structure. Dito online lang para ka lang bumili ng package. No? Tapos ang market mo, buong mundo. Grabe talaga. Kaya nga po ako, grabe. Sabi po, no? Hindi lang times 300 na ata ang kunikita kasi buong mundo natatap na natin. Ayan. Pero paano ba maging teachable? Kailangan good learning, listening attitude. Kailangan nakikinig. Kailangan nakikinig. Bawal po rito yung acne. Ano ba yan? Acne means alam ko niyan, no? So in English, I know it all. No? Alam ko niyan. There are levels of acne. Acne 1. Alam ko niyan. Hindi sumali, bagsak. O, negative eh. Masyadong magaling. No? O, ayaw niya. Alam ko niyan, hindi na sumali. Number two, acne number two. Alam ko niyan, sumali, hindi nag-training. Bagsak din yan. Bakit? Anong ituturo kung walang alam? Iba po yung gumamit, iba yung nagbebenta, iba yung sa system. Iba yun. Ha? Kung alam mo niyan, dapat may milyon ka. Kung alam mo niyan, dapat ikaw magturo. Oo, hindi mo pa alam. No? Kailangan alam na kaya mong ituro. Number four, alam. Okay, alam ko niyan, naka-attend na ako minsan. Kung alam mo niyan, dapat no, ikaw na yung nagtuturo. Kung alam mo niyan, dapat Millionaires Club ka na. Ang training po, ang system, paulit-ulit. Pakilagay mo dyan. Paulit-ulit. Ha? Ulitin ko, paulit-ulit. Alam nyo ba, kanina po, meron akong kasama, mga doctorate na po, 26 years in the field of training and teaching, sa school, academics, college. Alam mo, sabi niya, no? Alam nyo po, sa school, doon, bawal mangopya. Dito, ini-encourage namin, mangopya ka. Kopyahin mo yung tama para mas madaling mag-succeed, madaling maging successful. Kopyahin mo lang. Do not reinvent the wheel. Follow the system. Siyempre, hanapin mo kung ano yung effective. Hindi naman ito pagalingan. Ang labanan, pasimplihan, and follow the effective system. Kaya po dito, number one, kailangan para kang estudyante. Nakinig. Kung ako po, alam nyo, nagtuturo ako. Bago po ako magturo, nakikinig po ako. Nung dati po, nakikinig ako, I was listening to speaker A, speaker B, speaker C. Sabi ko, no, kung matuto ako kay speaker A, B, C, magiging super speaker A, B, C ako. Bakit? Ang pinupilot ko, yung maganda at effective sa bawat isa. Bakit? Iba-iba rin tayo ng identity, iba-iba rin tayo ng market, iba-iba rin tayo ng personality. So you will choose the best that will be applied to you. Bakit? Buhay mo yan, business mo yan, pero makinig ka muna. That's why God gave us 2 ears, 1 mouth, we listen before we speak. You have to become a student. Number two, be a teacher. Magsasalita ka na. Huwag kang mahihiya. Yung iba, ay, ayoko magsalita. Pag hindi ka nagsasalita, dinideprive mo ang ibang tao ng kaalaman.
So dapat magsasalita ka. Oo. Ako po, you know, on my first time 24 years ago, after one month, ako na po ang nagkakandak ng training ng mga orientation. Bakit? Kasi gusto ko maraming matuto. Ayokong maging dependent sa nag-invite sa akin. Bakit? Business ko to eh. Oo. Siyempre, alam ko na, ituturo ko na. Para mag-duplicate, hindi ka umaasa sa iba. You have to learn to speak. Oo. Ituturo mo. Simple lang yan. Basa, explain. Basa, explain. Let's make it simple. Huwag mo nang i-complicate. Oo. Number three, mag-mentor ka. What is mentoring? Mentoring is everyday coaching. Araw-araw, i-coach mo. Ito tama, ito mali, ito dapat, ito hindi. Huwag sobra, huwag kulang. Ipapaalala mo siya. Ulitin ko, kaya hindi po ito one time. Ito po is slowly but surely. Kasi nga, minimentor mo. At proseso po ito, hindi pwedeng biglaan. Slow is fast. At least one year. Pero daily habit, ha? Daily habit. Now, next. So, dito po, kailangan lagi nakikinig. Bakit? Kasi nga, no? Para tayong cellphone, nalulobat. Pag nalobat, no? Kasi bakit? Ina-apply, ginagamit, no? E-expose ka, marami kang narinig na negative, marami kang narinig na hindi mo alam, o maraming kailangan, alam mo yon, mag-effort ka para ipaintindi mo, nalulobat ka rin. So, paano? Anong dapat gawin? I-charge mo. Dapat makinig ka. Number one, personal follow-up. Sulat mo dyan. Personal follow-up. Ano yan? Go to the person who invited you. Find a coach, find a mentor, find a team leader that will teach and guide you. Pag yung nag-invite sa'yo, hindi able, hanap ka ng taas pa, hanap ka pa sa taas. Alam nyo, I'll tell you ha, kasi po ang binary, wala naman leveling. Walang leveling, basta groupings of a left and a right. Now, what is the point? Huwag mong limitahan. Ha? Kung ang makakatulong sa'yo nasa taas pa, makinig ka, matuto ka. At huwag nyo rin pong i-hinder, kasi kahit yung baba nyo, kahit pumunta sa taas yan, mabe-benefit ka. Bakit? Hindi naman mawawala. Tao mo pa rin yan eh. Oo, wala pong leveling ang matching. Kaya dito, find somebody who will teach you and guide you on how to do the business effectively. Makinig ka sa tama para matutunan mo ang tama. Letter B, group follow-up. Ano ba yung group follow-up? No, sulat mo dyan, group follow-up. At then, regular training, group follow-up, every day. Ako po every Wednesday. Pero I do daily Zoom meeting with my group. Tapos meron po kami in our team, weekly team, o team group meeting. Bakit? Siyempre, negosyo to, trabaho to. Ang negosyo po natin, tao, kaya huwag mong titipirin oras mo. Dapat bibigyan mo ng oras, huwag kang mahihiya, huwag kang magsaswapang, kailangan a-attend kayo, aaralin mo. And the more, the better. Bakit? Ganun talaga. Siyempre, mas maraming tinatanim mo, mas maraming aanihin yan. Makinig, group follow-up. Pag may ganyan, drop everything. Bakit? Kasi iba yung natutunan mo ng personal, iba rin yung pag nagbebenta ka o nagpapapain ka, iba rin yung umaattend ka. May oras po para sa lahat. Ako isang oras lang eh, kaya drop everything. After nito, tsaka gumawa ka ng iba. Kasi pag natutunan mo itong tinuturo ko, mas marami kang mapapapain, mas magiging effective ka pa. Number three, personal study. Sulat mo dyan, personal study. Ano yan? Maraming mga videos na na-present na, i-review mo, basahin mo, aralin mo. Oo, syempre you have to learn to read mga notes, no? Sa atin pong Facebook, na sa Good Life, no? At by JC, yan, panabasahin mo yan, aralin mo yan, mga video sa online franchise group, sa team leader mo. Syempre kung kaya mo rin, syempre basahin mo ito kasi nandito tuturuan ko. Oo. Well, I have limited materials already because I'm revising. So, no, pwedeng basahin mo ito. Basahin mo yung My Daily Best Book Planner. Oh, basahin mo to para mas magiging magaling ka, para maging the best ka, because success is a daily habit. O yan, diyan pa lang malaman na. Okay, now let's move on. So you need to learn before you earn. Para maintindihan mo na hindi po automatic yayaman ka. Walang instant, no? Rome was not built overnight. Again, one year. One year to bring the millions in you. Now, let's move on. At hindi ka mag-isa. Ito po, maximizing the business in JC. Ang secret dito, tulungan. A are the advisors. The advisors should be the one doing presentation and answer question. Bakit? Para mas effective yung advisor na, yung mga after 5 times o 10 times nang napakinggan. Kasi, syempre, confident siya, tsaka effective kasi alam niya. Imaginin mo, bago ka pa, tas nagpe-present ka. Eh, naturally, hindi ka effective. Hindi mo pa alam, hindi ka pa praktisado. Pero kung magawa mo at kaya mo, gawin mo. Pero kung hindi, patulong ka sa advisor mo. B are the bridge. Ang trabaho ng bridge, bumili at mag-invite.
Oo. Bumili ng products, bumili ng package at mag-invite. Sa'yo yung relationship. 10% sa'yo. At si advisor, 90% kanya. At ikaw, Bridge, makinig ka habang nagpe-present ang advisor o team leader mo. See, are the first timers. Ang trabaho ng first time, yan, makinig. Makinig. No? Sabi, wala pa akong pere, makinig ka muna. Eh, hindi ko kaya, mayayain ako, makinig ka muna. Pag nagustuhan mo, di mag-desisyon ka, gawin natin. Pag ayaw mo, okay lang. Kasi kahit di mo gawin, ginagawa ko na. Yumayaman ako sa JC. Ang hinahanap namin, yung may pangarap, willing makinig at willing magtrabaho. No? Partnership po kasi ito, hindi po namin ginagawa para sa akin o para sa'yo, ginagawa natin para sa atin. No? Because this is team effort. We work as a team. So dapat win-win tayo rito. Oo. Hindi naman talaga lahat, no? You just have to sort and find the right people who's gonna be working with you. Ayan. Ayan po anong name? Oh, I'm team the best. Oh, my team is team the best. Under Eralista po, no? Under Coach Ann and Coach Rai, my mother group, my partners. Ayan, sila po ang aking mga kasama. Now, para maintindihan ng iba, ano ba ang pinagkaiba ng recruiting versus building organization? Tandaan mo, pag mali ang ginawa mo, mali ang resulta mo. We are not recruiting, kaya kung nagre-recruit ka, itama mo lang. Hindi ko sinasabing mali ka, ang sabi ko, itama mo. Kasi baka mamaya hindi ka naman naturuan. Okay lang yan, pero wag mo nang uulitin. Ano ba ang recruit? Recruit is focus on signing up the person. Pag sumali ka, tapos na. Bye! Kikita na lang ako sa'yo. Mali. Para mong pinanganak, abortion, inanak mo, pinabayaan mo. Mali. Okay? Anong tama? No? Tayo po eh nagpo-focus sa pag-equip, kaya nga ako training, pag sumali simula pa lang. Parang school, in-enroll mo pa lang siya. Oo, kaya simula pa lang 'yan. Now, when you recruit kasi one time lang. Mali, long term tayo. Building is long term process. Dapat araw-araw, at least one year magiging kasama mo at magiging kamukha mo yung nag-invite sa iyo. Oo, kaya swerte mo kang pag cute ang nag-invite sa iyo. Kasi magiging cute ka na, magiging milyonaryo ka pa rito. Oo, ayan, sana nga cute yung nag-invite sa'yo, di ba? Now, recruiting is focused on selling products. But sponsoring or building organization is focused on teaching the system. Bakit? Pag tinuruan mo kasi yan, kahit wala ka na, kaya niya. Pero pag nirecruit mo lang siya, kinuha mo, iniwanan mo, kawawa naman siya. Recruiting, having followers. Kasi nga, hindi mo tinuruan maging leader. Pero pag nag-build ka, nagde-develop ka ng leader, kahit wala ka, kaya niya. Ginagawa na rin niya yung ginagawa mo. Kasi nga, tinuruan mo siyang maging independent. Recruiting is adding people. Nagdadagdag ka lang, dami mong tao pag nandyan ka. Ang problema, pag wala ka na, wala na rin sila. Ang problema, ikaw lang ang nagtatrabaho, hindi sila. But building is multiplying people. Wow! Hindi po. Team the best po ako, ha. Building is multiplying people to your organization. Kaya nga po, slowly but surely. O, tandaan mo yan, totoo yan. I've been in this business for 24 years. In my past company, 10 years po ako, we made more than 3,000 millionaires. At dito po, lalo na sa JC, ang rami ng yumaman. O, ang rami na nagpapayaman at marami pa. Lalo na pag nakikinig ka at ituturo mo ang sistema. Ayan, let me move on, guys. Now, o, eto na yung topic natin. No? Kasi po, every week, meron po akong mga special topics. No? Kalahati pa lang yung kanina. Yun po yung konsepto binibigay ko. Pero alam nyo ba, no? Ang success po sa ganitong negosyo is 20% skills. But 80% is character and attitude. Bakit? This is a people business. Oo, kailangan you have to be qualified. You have to be the right person to earn from the right opportunity. Laging sinasabi ni Boss Joe, kung ikaw ay tamang tao, when I first time I saw him 1 year and 3 months ago, kung ikaw ang tamang tao, Sir Benji sabi niya, dapat ikaw ay maitanim sa tamang lupa. Tamang lupa na ito eh. So para maging tamang tao ka, dapat humble ka. So pag-usapan po natin ngayon, ano ba yung humility, no? Para mas malinaw at para mas matutunan, no? Humility is the act of being modest, mapagkumbaba. Reverential and even politely submissive. Hindi ka nagyayabang, hindi ka nangaapak, hindi ka mapagmalaki, hindi ka mapagtaas, lalo na hindi ka hambog. Ito po eh being humble. Oo, o simple ka lang. Oo, sabi nga rin dito, God opposes the proud but graciously cares for the humble, no? Now, being humble or humility is the opposite of aggression.
Arrogance, kayabangan, pride, and vanity. It is the sign of strength. Hindi porke you humble ka, eh mahina ka. Hindi. Kasi nga, hindi ka na kailangan magyabang dahil alam mo, confident ka eh. Not out of humility nor strength. People with humility possess an inner peace. No? Ikaw eh peaceful ka. Kasi alam mo, confident ka. Hindi ka insecure. Hindi mo kailangan maging katulad ng iba. Hindi mo kailangan maging mayabang. Oo. Iba po yung confident. No? Iba rin yung pagiging hambog at mayabang. But again, humility is a very, very good character. Oo. Kasi kailangan niya dahil people business tayo. Oo. Now, humble people shift their focus from taking to giving. Kasi pag humble ka, hindi mo iniisip yung makukuha mo. Pag humble ka, ang iniisip mo kung ano yung ibibigay mo. Ha? Marunong ka na magbigay. From talking about themselves to listening to others, na hindi ikaw yung bida-bida. No? Ang yabang mo kasi, na dito humble ka, pinapakinggan mo muna ang iba. Nakikinig ka sa kanila. From hoarding the credit na ikaw yung sikat, ako magaling, ako the best. Hindi, to giving out the praise na ikaw, ang goal mo, i-lift up ang ibang tao. Na hindi mo kailangang ipagmalakit, ipagyabang ang sarili mo, bagkos ang ibang tao. Oo. Alam mo yon, ang tunay na malaking tao naman talaga are people who make the small people big. And it takes humility to do that. Na hindi kailangan ikaw lagi ang angat, kung hindi ang mga tao mo. And from being a know-it-all, alam ko lahat, to knowing there's so much more in life worth learning. Realizing na ang rami ko palang dapat matutunan. Ang rami ko palang dapat pang alamin. Oo, then you start to become humble. Walang ego. Walang pride. Humble people are authentic. Ibig sabihin, orig. Totoo. Hindi plastic, hindi kailangan mapagpanggap. Kasi humble ka, ikaw yun eh. You are the simple you. Ayan, galing. Now, humility is an acknowledgement that our talents and abilities are gifts from God. Na alam mo, meron tayong Diyos. Na alam mo, ang Panginoon ang nagbigay ng biyaya at ng galing. Tinanggap lang po natin at pinagbuti. It is not a sign of weakness o timid or fear. Hindi. Mahina, mahiyain, takot. Hindi po. It is an indication that we know where our true strength lies. Hindi mo kailangan ipagyabang. Hindi mo kailangan ipagmalaki. Kasi bakit? Confident ka deep inside you. Wala kang sense of insecurity. You are whole. You are complete. That we can be both humble and fearless. No? Humble ka, mapagbaba, pero matapang ka. Hindi ka natatakot. We can be both humble and courageous. Humble ka pero matapang ka. Hinaharap mo na hindi kailangang sobrang blabbermouth o noisy o maingay ka, bagkus you are firm and strong and confident. Ha? Yan po ay part of being humble. Part of humility. Now, let me move on. Ano bang pinagkaiba ng bride versus humility? Oo, yung pagiging mayabang at pagiging mapagkumbaba. Kasi pag ikaw prideful ka, ang focus mo on others' failures. Alam mo yan, mali yan eh. Yan yung ginagawa niya, mali yan. Hindi tama yan. Yung lagi ka na lang may napapansin sa ginagawa ng iba. Alam mo yon, na feeling mo pag ginagawa mo, umaangat ka, pero hindi mo alam, bumababa sila. But when you're humble, you realize how far they fall short and have sense of their need to grow. Naiintindihan mo ano yung kakulangan nila at ikaw nagkakaroon katuloy ng purpose para tulungan at palakihin sila. Okay, hinahanap mo yung pangangailangan nila kung paano mo ba sila tuturuan at tutulungang umangat at maging magaling pa. Now, when you are prideful, self-righteous, overly critical and fault-finding, ikaw ang tama, ikaw ang magaling, ikaw ang bida, ha? Laging ang rami mong napupuna, lagi mong hinahanap ang mali nila. But when you're humble, you're compassionate, you put yourself into them. Mapagkumbaba ang puso mo nandun. Forgiving ka. Ha? Hindi mo kailangan idiin na mali ka, mali ka. Hindi. Ang lagi mong hinahanap yung pagpapatawad at pagkakataon para itama at pagalingin ang kapwa. Kasi wala ka namang mapapala eh. Bakit? Ha? Judge ka ba? Tsaka pag ikaw ba, pinoint out mo na mali siya at tama ka, nagiging pogi points ba sa'yo at dagdag kagalingan mo? Hindi kapatid. Hindi ka dapat mapanghusga. Bakit? Ang Panginoon nga hindi naghuhusga, ikaw pa. Now, looks at their life through a
telescope but others with a microscope. Pag ikaw, ikaw lang yung magaling. Malayo nakikita mo. Pero sa iba, ang rami mong nakikita, ang rami mong napapansin. When you're humble, you look for the best in others. Yan, ang ganda niyan. Ang hinahanap mo yung kagalingan ng iba. Paano mo iaangat? Paano mo i-develop? Paano mo i-build up? So ang goal mo, tulungan ng iba. Kasi humble ka, hindi mo kailangan pagmalaki sa'yo. Kundi pagsilbihan ng iba. When you're prideful, you look down on those who are not as committed as them. Alam mo yon, angat ka, mababa sila. Kasi ikaw magaling ka, tama ka. So nakikita mo yung kamalian nila. Pero pag humble ka, you seek to win people, not argument. Ang goal mo, hindi makipagtalo. Ang goal mo, makipagtulungan sa tao para pareho kayong masaya, pareho kayong kumita, pareho tayong nakakatulong sa bawat isa. So it becomes a win-win when we become humble. Yan, let me move on, guys. Now, when you're prideful, you love to talk, revealing self-exalting form of self-expression. Alam mo ako, alam mo ako, alam mo ako, alam mo ako, alam mo mawawalan ka na ng audience. Bakit? Kasi puro na lang ikaw, wala na makikinig sa'yo. Kasi ikaw na lang pala, di mag-isa ka na lang. Pag humble ka, you ask questions and love dialogues. Lagi mong tinatanong yung kapwa mo, kamusta ka na, anong kailangan mo, anong ginagawa mo. Kasi ang bida, hindi ikaw, ang bida sila. Oo, kaya ang lagi pinag-uusapan, ang buhay nila. Now, when you're prideful, assume you do not need help. Bakit? Eh, pride, mayabang ka, hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Magaling ka na, the best ka na, perfect ka na. But when you're humble, you assume you need everybody. Kaya lalaki grupo mo. Kaya lalapitan ka. Bakit? Kasi nag-reach out ka. Kasi alam mo, nang kailangan nyo ng isa't isa para maging successful dito. You are a team player kasi nga humble ka. Now, when you're prideful, you do not need a partner audience. Ikaw ang bida, manonood lang sila. Ha? Gusto mo, ikaw bida-bida. Pag humility, pag humble ka, you put energy and effort into listening. Lagi kang nakikinig. Kasi nga, gusto mong matuto. Kasi alam mo, kumokonek ka. Kaya nga, nagiging magaling ka. Kasi nga, nakikinig ka eh. Ha? Humble ka kasi. You are not the know-it-all. Now, when you're prideful, you assume na intindihan mo na lahat. At kailangan dapat gawin. Huwag mo na akong turuan, alam ko na lahat yan. Grabe, no? O di ikaw na lang mag-isa, wala ka ng kasama. When you're humble, you assume there is always more to learn. You always reach out, you always extend yourself. Na masyado kang mapagkumbaba, nakikinig ka sa iba. Ha? Walang bata, matanda, mahirap, mayaman, matalino, mahina. Wala, lahat pwede. Ilalaki talaga grupo mo. Bakit? Kasi humble ka at nakikinig ka. Now, ano po ba ang sinasabi ng mga famous people about the word humility? C.S. Lewis, a novelist, says, "The true humility is not thinking less of yourself, hindi pagpapababa. It is thinking less of yourself less." Ibig sabihin, no, ang pagiging humble po na hindi mo kailangan ipagmalaki ang sarili mo. Ang pagiging humble po, ibig sabihin, hindi mo kailangang ipagmalaki at laging iniisip mo, laging sarili mo, kung di iniisip mo ang kapakanan ng iba. And that's being humble. Now, Ernest Hemingway, another novelist, says that there is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility is being superior to your former self. Yan, it's not competing with others. It's bringing the best out in themselves. That's being noble. Ha? Hindi mo kailangang makipagkumparahan at hindi mo kailangang magpakitang gilas o mag-compare sa iba. Kung hindi, iangat mo lang yung mga kamali. Alam mo yon, i-build up mo yung sarili mo na maging mas magaling ka kesa sa dati. Pero hindi kailangan ipagyabang yan. Ralph Waldo Emerson, an essayist, says, "A great man is always willing to be little." Tama eh. Ang magaling na tao, marunong maging maliit. Marunong magpakumbaba. Marunong itabi ang sarili niya. Ha? Hindi mo kailangan lagi ipangalanda ka ng sarili mo. Ah, pinagbibigyan mo ng pagkakataon ng iba. Albert Einstein, a scientist, says, a true genius admits that she knows nothing. Galing. Scientist nagsabi niyan, hindi niya alam lahat. Willing pa siyang matuto, willing pa siyang makinig, at marami pa siyang dapat malaman. Hello, Petvic. No, hello po. Yan. Now, success in life can never be an accident. Tandaan nyo po, ang success po, it is the result of the right decision and the right action at the right time. Lahat po yan ay napag-aaralan. Kaya dapat makinig ka para maging magaling ka. Yan.
How do we basically develop humility and influence others? Ang pagiging humble po ay napag-aaralan. Ito po ay napapad-build up. Kaya ako, ayokong sabihing mali ka. Ang sabi ko, pwede mong matutunan, pwede ka namang mag-adjust. Kasi nga, hindi mo nga alam na mali. Mukhang tama, pero mali. Oo. Eh, makikita mo naman yan sa resulta mo at makikita mo rin kung nag-a-attract ka ng tao o lumalayo ang tao sa'yo. Ha? So, how do we develop humility? Oo. You develop humility by influence. Yan, galing nito. How do we influence? Okay, how do we develop humility? Number one, to be humble is to inspire others with your story. Hindi mo kailangan magkwento para maging bida. Kailangan mo magkwento para ma-inspire sila, para matuto sila. Kailangan meron kang success story na ikikwento para ma-inspire sila, hindi para ibida ang sarili mo. You have to teach people. You have to make people learn. You have to inspire. Tandaan mo, ang trabaho mo, mag-inspire, mag-encourage. Oh, you have to motivate people. You have to spark them. You have to give them a sense of hope. Kailangan ma-inspire mo sila. Next. To influence is to never compare yourself to others. Oh, sabi nga rito, the only person you should try to be better than is the person you are yesterday. Kung kahapon, isa encoding mo, dapat ngayon dalawa. Kung ngayon dalawa, dapat bukas buapat. So anong point ko? You bring the best out in yourself. Ang kalaban mo yung sarili mo. Hindi yung kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Kasi pag kinumpara mo ang sarili mo sa iba, aangat ka, bababa sila. Ikaw ang win, sila ang lose. So don't compare yourself with others. But instead, compare yourself to yourself of who you were before. Galingan mo pa. O sulat mo dyan, galingan mo pa. Yan. Now, if you have to focus on lifting other people's spirit, ang pagiging humble, eh pag-angat sa iba. Hindi pag-angat sa sarili. Ha? Kaya nga kung gusto mo gumali yung mga tao mo, iangat mo sila. Sabihin mo nga dyan, magaling ka. Sulat mo dyan, magaling ka. Yun ang sasabihin mo sa tao mo. Oo, na magaling siya. Hindi ikaw, uy, magaling ako. Hindi, magaling ka. Kaya mo yan. Kung kaya nila, kaya mo rin. Iangat mo sila. Big people are people who make the small people big. Tsaka ang success naman nila, success mo eh. Kaya dapat, iangat mo sila. Oo. L, you have to learn from your failures and others' mistakes. Oo, matuto ka sa kamalian mo at kamalian ng iba. Hindi po masama ang magkamali. Ang masama pag hindi tayo natututo sa pagkakamali. Kaya nga sabi dito, failure is success if we learn from it. Oh, matuto ka sa pagkakamali. Oo, ha? Matuto ka. Sulat mo rin dyan, matuto ka. Now, you. You is understanding other people's need. Hindi pwede na pinipilit mo yung sarili mo. Ito, gusto ko. Ito, kaya ko. You know, yung ikaw yung center. Mali, mali, guys. Oo. Dapat, alam mo ba kung sino pinakamasarap kausap? Yung tao na ang pinag-uusapan yung iba. Yung lagi kang nagbibigay, nagpapakumbaba, na lagi mong sinasabi, alam mo, I know how you feel. I know how you feel. Sabi nga ni Stephen Covey, you have to understand to be understood. Kailangan intindihin mo sila para maintindihan ka nila. Huwag mong ipipilit lagi yung gusto mo. Ang tanungin mo, ano bang gusto mo? Ano bang kailangan mo? Intindihin mo sila. Oo, dapat yung I know how you feel. O isulat mo rin dyan, intindihin mo sila. Oo, hindi yung laging ikaw. Oo, sila. Now, each one needs one. Remember always. Ano yan? Ang bawat isa, kailangan ng isa. Ibig sabihin, kailangan may kasama, kailangan may partner, kailangan mga anak, kailangan mag-duplicate. Bakit? We are into building organization. So, mag-reach out ka. Each one needs one. We are a team. That's 2 versus 1. Huwag mong papabayaan. Hindi pagsali, kanya-kanya na. Kung kailangan mo ng magtuturo at magtutulong sa'yo, kailangan din ng tao mo ng magtuturo at tutulong sa kanya. So, kailangan mag-reach out ka. Don't do it by yourself. Do it with a team. Dapat interdependent. Makipagtulungan ka. Sulat mo dyan, makipagtulungan ka. Okay? Now, letter N. Never try to dominate others or overshadow others. Huwag mong kailangan na ipakita na, alam mo yon, ang goal mo, i-dominate siya o, alam mo yon, to overcome. Mali, mali. Hindi mo sila kaya kalaban. Ang kalaban mo, kahirapan. In fact, kakampi mo sila.
Only weak people want to dominate others. Strong people do not need to dominate. Kasi kung strong ka, confident ka eh, hindi tataas ang pagkalalaki o pagkababae mo pag dinodominahan mo ang iba. In fact, humility is a sign of strength. Bakit? Kasi confident ka na, secured ka na, hindi mo na kailangan ipamukha pa sa iba. Letter C, cooperate with initiative. Ito maganda to. Makipagtulungan ka. Hindi kailangan sabihin pa, oy, pakikausap naman yung tao, oy, mag-share ka naman, oy, mag-invite ka naman, oy, mag-post ka naman. Alam mo yon, hindi kailangan. Kailangan may kusa. So, cooperate with initiative. Okay? Kailangan magkusa ka. Bakit? Business mo to eh. Hindi ka sanggol. Hindi po tayo nagpapalaki ng sanggol. Ang pinapalaki po natin ay mga future leaders. Kaya dapat magkukusa ka. Kung alam mo, makakatulong sa kapwa mo, sa grupo mo, sa sistema mo, gawin mo. Makipag-cooperate ka. Parang basketball lang yan. Kailangan iisang galawan yung lima. Hindi pwedeng yung iba pa-abante, ikaw pa-atras. Hindi pwedeng yung iba lahat pa-kaliwa, ikaw pa-kanan. So, kailangan sasabay ka. Sabihin mo dyan, kailangan sumabay ka. Oo, sumabay ka. Sulat mo dyan. Oo, kailangan sumabay ka, magkusa ka. Now, letter E. Empower others to be the best. Ayan. Sabi nga po rito, tandaan nyo ha, ang magaling na magulang pag magaling ang anak. Ang magaling na team leader pag magaling yung mga bago niyang tao. Ang magaling na coach pag magaling ang mga estudyante. Kaya nga po dito, hindi ako binida ko sarili ko, never. Oo, although alam ko ako ang natuto, nagturo, pero magaling ako pag gumaling ka. Kaya nga ginagalingan ko lahat ng nakikinig dito dahil gusto ko maging magaling ka, no? Ako magaling ako pag gumaling kayo. So you need to empower people. Oo, kasi ang magaling nga, kaya nga eh, ang success naman nila, success mo eh. Success is with a successor. Kaya i-empower mo sila. Isulat mo dyan, empower mo sila. Oo. And to summarize, that's influence. Okay? To have the humility, ka humble character, you have to influence people. O, sulat mo dyan, influence. O, yun yung acronym niyan. Oo. Ha? Ano ko yan? Exclusive ko yan. Oo. Now, let me move on. Bakit kailangan maging humble? Number one, because it is pleasing to be humble. Ha? Ang sarap naman pag humble, nakikita mo, ay nakakatuwa, kahit successful na siya, humble pa siya. Hindi naman kailangan ipagmalaki at ipagyabang para maging sikat, no? Unang-una po, no, Boss Joe, Boss Carl. Oo, sobrang humble po nila. Sila nga po, sobrang yayaman na, nagpapakumbaba pa, napakabait pa, model pa, sobra talaga, no? Kaya bakit ako magyayabang kung ang mga ating presidente, ating mga boss ay napaka-humble pa? Parang Panginoon din po yan, no? Si Jesus na siya po ay Diyos na nga, nagpapako pa sa krus at napaka-humble pa niya. Kung ang Panginoon nga, nagpapakumbaba, ikaw pa. Humility is greatness. Sulat mo dyan. Humility is greatness. Napakaganda niyan. Oo. Now, Matthew in the Bible says, the greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself will be humbled. And whoever humbles himself will be exalted. Ang tunay na inaangat ng Panginoon yung taong mapagkumbaba. Na hindi mo kailangan ipagmalaki ang sarili mo, bagkus, tinuturuan mo ang mga tao na maging magaling. It's not about you. It's bringing the best out in people. Number two, to be humble is to be blessed. Nabe-bless ka, ha? Dito sulat mo, nabe-bless ka. Oo, pag-humble ka, mabe-bless ka. Sabi po ni James, no, sa Bible, God opposes the proud but give grace to the humble. Mas blessed ka. Kasi humble ka, eh, hindi mo kailang binibida yan. Ang Panginoon na mag-e-exalt at magbibigay sa'yo, no? And in Proverbs 3:34 says, He mocks proud mockers but shows favor to the humble and to oppressed. Kaya nga sabi, pagpalain ang mga inaapi. Kasi ang pabor ng Panginoon, ang kaharian ng Panginoon nasa kanila. No, hindi mo naman kailangan magpaapi, pero hindi mo rin kailangan maging mayabang. Humble ka lang, kapatid, ha? Kasi ibibless ka ni Lord. Number three, pride causes us to fail. Yan. Oo, kaya yung iba, maraming ang sakit lumagapak kasi ang taas ng lipad, sobrang yabang. Oo, kala mo sila na. Sabi po sa Proverbs, pride goes before destruction. Oo, bago mag-distract, nasa yabang yan. And haughtiness before a fall. Oo, kasi nga mayabang ka. Kasi nga ikaw ang bida. Kaya nagiging masakit, nagiging failure ka. Oo, kaya if you want to succeed,
Okay? If you do not want to fail, magpakumbaba ka. Huwag mayabang, huwag masyadong yung masyadong bragging, boastful. Oo. Tandaan mo, pag tinama mo isip mo, tatama ang kilos mo, tatama ang resulta mo. Positive thinking plus positive action equals positive result. And when you have to do it, you do it now. Because opportunity is never tomorrow, it's never yesterday, it's now. Tandaan mo, ang resulta ngayon dahil sa ginawa mo dati. Ang resulta mo bukas pag ginawa mo ngayon. Kaya ilagay mo rin dyan, ngayon na. Oo, do it now. Pati yung pagiging humble, ngayon na. Oo, kasi nga kailangan, success is a daily habit. Kailangan gagawin mo yan araw-araw. Now, of course, my best reference is the Bible. What does the Bible says? In James 4:6, sabi dyan, but He gives more grace. Therefore, it says, but He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Oo, ang pinagpapala ng Panginoon, binibigyan ng biyaya yung mga mapagkumbaba. Okay? Now, Luke 14:11 says, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Ang inaangat, ang mapagkumbaba, at ang mga mayayabang, ay naku po, distraction. Masakit ang lagapa. Kaya, huwag kang mayabang. Oo, sulat mo rin dyan, huwag kang mayabang. Proverbs 22:4 says, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor in life. Kaya kung gusto mong yumaman ka, humble ka lang. At ang takot sa Panginoon, bakit? Kasi ang Panginoon po ang nagbibigay lahat ito, hindi ikaw. No? Alam niyo, ang Panginoon napakabait. Oo, pag tama ang puso at galaw mo, ibibigay niya lahat. Pero pag mali ang puso at isip mo, naku po, baka bawiin niya. It gives honor and riches. Kaya nga po tayo pinagpapala. Kaya po ang JC binibless. Bakit? Eh si Boss Joe at si Boss Carl, napaka-humble. Ang mga leaders natin, napaka-humble. Iba po yung mayabang, iba yung confident, ha? Ang confident kasi ginagawa mo, secured ka. Pero hindi mo kailangan ipagmalaki, bagkus, ini-inspire mo ang iba. O hindi ikaw ang bida-bida. Ang bida, yung mga maliliit na tao na inaangat mo para maniwala sila at maging confident ka. Yan. Now, I'm ending, no? I'm ending. Tapos na po tayo. There's a story of the turtle and the rabbit na sabi nila, oh, unahan tayo, yabang ni rabbit. Bakit? Kasi at the stature, alam ni rabbit na mas malaki, mas mabilis, no, mas matikas siya. Alam niya si turtle mabagal. Bakit? Eh alam mo naman, slow mo maglakad, may bit-bit pang bahay. Eh si rabbit, no, sa features niya, mas kayang-kaya niya mauna. Sabi niya, oh, contest tayo, pagbibigyan kita, pauunahin pa kita, magpapahinga ako. At pag nanalo ka, doble bayad ko sa'yo, contest tayo, yabang ni rabbit. Nauna ang yabang, alam niyo po, this is a fable. Oh, alam niyo naman to eh. Dahil sa sobrang yabang, oh, sige, ready, gets it, go! Andar sila, iniwanan na ni rabbit si turtle. Ha? Iniwanan na niya, syempre mabilis niya. Pero si turtle, humble lang. Tuloy. Hindi siya tumigil. Eh si rabbit, sobrang yabang, confident ang nangyari. Nagpahinga, natulog. Natulog muna siya. Anyway, mabilis naman ako. Kaya ko naman yan si turtle eh. Ha? Maiiwan ko yun. Lagpas siya. Natulog siya. Si turtle, tuloy. Tuloy. Hanggang nung nandun na, nakita na, nagising si rabbit, nakita niya, oh ayan, nauna na siya, pero anyway, nakatulog na ako. Tabaho ulit si rabbit, tumata ulit siya. Oh, pero si turtle, hindi tumigil. Oh, eh si rabbit, nauna yung yabang, natulog siya. Nung natulog siya, naging komportable siya. Si turtle, tuloy. And dahil sa sobrang hambog ni rabbit, napasarap ang tulog niya, naging comfort zone siya, kahit mas mabilis siya at mas kaya niya, pero si turtle, tuloy. Hindi siya tumigil. Slow is fast. Until, sino nag-succeed? Ha? Si turtle. Bakit? Eh kasi hindi siya mayabang. Pangalawa, hindi siya tumigil. Ha? Kasi si rabbit, oh, mabilis nga siya. Nauna naman ang yabang niya. Oh, edi natalo siya. Oo. So, what is the message? Huwag kang mayabang. Maging humble ka. Yun ang message dyan. Maging humble ka. Kasi binibiyayaan ng Panginoon basta mapagkumbaba ka. At lahat po ito, hindi natin gawa. Gawa po ito ng Panginoon. Kaya tandaan mo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag tama ang isip mo, tama ang kilos mo, tama ang resulta mo at pagpapalain ka. Oo.
pagpapalain ka, tandaan mo yan. Kasi pag mali ka, pwedeng bawiin ng Panginoon yan. At pag mabait ka, ibabalik ng Panginoon sa iyo. Tandaan mo, God gives the desires of your heart in accordance to His will. Ayan. Okay. I hope I did a wonderful time, you know, an hour of sharing greatness to all of you. And guys, I hope that after today, this is not the end, but this is the beginning of something good. Marami pa po tayong dapat ituro. Makinig ka lang lagi. Oo. At before we end, let me offer a 1-minute prayer sa bawat isa kasi hindi po atin ito. Bigay po ito ng Panginoon sa atin. Okay? And let us pray. Let's close our eyes and bow our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Gracious Father God, we thank you, Lord. We worship you. We lift you up, Father God, in everything that we do, even in our training today. Lord, we thank you, Lord God. You are the most powerful, omnipotent, and Lord, without you, we are nothing, God. Lord, we pray that you give grace to all of us here in JC. Lord, continue blessing our company. Thank you very much, Lord. We lift up our company, JC, and Boss Joe and Boss Jonathan, that you always guard their heart, Father God, and their God guard their physical strength, Father God. Let them always be in good health, and let humility always come upon them, that will always think of not about themselves, but always be bringing the best out in people. Lord, we also pray, Lord God, all JC partners, Lord God, that they will always be humble and not brag about themselves. Instead, Lord, that they will bring the best out in people, that it's not in us, but it is the greatness of the people that we have down our organization. Lord, give them humility, Lord God. Bless the work of their hands, Lord. Bless the people who are humble and not exalting themselves, but exalting their people. And Lord, I pray, Lord God, greatness to everybody who are listening today, that you will bring the best out in them. You will give them tenfold, Father God, that you said in Jeremiah 29, for you have great plans for us, Lord, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us a hope in the future, Father God. And Lord, you also told us that we will come to you and pray to you, and you will listen in our prayer. Lord, we claim greatness. We claim success. Lord, that today, let not be today be the end of the training, but let it be the beginning for everybody to realize that it's not in us, but it is in you, Father God, that we learn to give. Lord, we shall receive greatness, Father God. Lord, multiply the works of our hands and multiply all the great people in our company, JC. Thank you very much. Bless everybody, Lord, and protect them, Lord, for typhoon and from pandemic, Lord, at yung mga nasunugan, Panginoon, biyayaan mo po sila at tandaan po nila sana na ang sa Panginoon walang imposible at hindi mo po sila papabayaan. Maraming salamat po. We lift up everything to you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you everybody for listening to another wonderful training. It's an hour training. Thank you very much, God. Thank you very much, everybody, to all the listeners. Thank you, Boss Joe. Thank you, Boss Carl. Thank you to all the leaders. Thank you, management. Thank you to my mother organization, Iralista, to Coach Ann and Coach Rai. And of course, thank you to the team, the best, local and international. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you again. See you again till the next training next Wednesday. God bless everybody. Only the best. Only JC.